Usapang error ulit tayo, guys. Meron na ba kayo nakita nga 10 piso by metallic na naging metallic na lang? Hindi na siya by metallic eh. So parang naging isa na lang yung kulay niya, naging silver tone na siya. Ipinakita po yan ang ating isang subscriber, kaya ipakikita ko rin po sa inyo. Welcome back, guys. Bago na tayo magtuloy-tuloy, huwag pong kalilimutan mag-subscribe at i-on ang bell at mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat. Ayan. At bago lang din tayo magtuloy doon sa main na concern natin, yung main topic natin na sinasabi kong 10 piso na kulay silver. Guys, no? May mga pinili ako na pinos ng ating mga kaibigan at subscribers. So, ito po kay Priscilito Jubiliar, no? Maganda po yung kanyang coins, kaya ating po pinili at pakikita natin sa inyo, boss. Baka po kailangan nyo for your next content. Good luck and stay safe. Ayan, shout out kay Priscilito Jubiliar. Salamat sa binahagi mong coins dito. Ayan, dun sa mga meron ding mga gandang coins yan, mga error coins, pwede po ninyong ipakontent sa atin. So ito yung kanyang content, no? Kanda ito eh, yung reverse cross year 2004. Ayan, hanggitin natin. So oo nga, no, yung reverse niya, prostage siya. At dito sa kanyang reverse eh, hindi naman ganun eh, no, 2004 reverse cross. At kung babalikan natin doon sa end.mista.com, wala namang kasing mga nakalagay na ganun variation dito eh. Ayan. So meron pa siya example dito, no, year 2004. Ayan, maganda pa yung mga coins niya. At oo, ganun nga, no, reverse cross din ito. So maganda rin itong i-collect, guys, no. Ayan, compare niya. So reverse cross 2004, magandang i-collect yan. At meron pang mga soft drinks sa background, no. At makahingi man lang tayo dito at makainom at tumapawi ang ating so salamat sa iyo, no, at binahagi mo yung 2004. Maganda pong i-collect to. At kung pag-uusapan natin ang value nito, huwag na natin pag-usapan yan. Sabi ko sa inyo, ito yung mga future na coins natin na magkakaroon yan, no, ng value. Pero kung gusto nyo rin po i-benta, hindi pa yung ganun kataas. Pero sa online, pwede na rin po siya na medyo mataas tulad sa eBay. Ito po yung sumunod, no, kay Maiden. Ayan, Iron Maiden. No, glossy siya. Ganda. Masaya na naman. Share lang, mga kahabi. So maganda yung kanyang 2007. A picture lang ito, hindi siya video, no. At mukhang glossy nga. At maganda pa ang kondisyon ng year 2007 niya, yo. Zoom natin ang bahagya para mas makita ninyo. Yan, kaya guys, kung magkukuli kayo, bay pipiliin niyo yung magaganda. At kung gusto niyo rin po ibenta yung mga yan, guys, at mapapansin talaga yan kapag ang kondisyon ng mga inyong mga barya. Tapos variation siya na mababa ang mga vintage, di ba, kagaya nito. At ito po yung sunod, pinaka main topic natin, kay Zipper Gnosis. Yan, yung likod ng 10 piso na kulay puti. Hindi ako makapaniwala dito, guys, ano? Pero posibleng-posible po ito. Kasi pwedeng itong 10 piso na ito na bimetallic ay naging, hindi na siya bimetallic, naging silver tone na lang siya. Isang kulay na lang eh. Ayan, no, tignan po ninyo at mapapansin ninyo muna yung kanyang star ay ano to eh, no? Dia 2D. Ayan siya, oh. Alam nyo, sakit sa ulo to kung pa bakit kaya tanong yan. So tanong lang ko lang, no, kung anong klaseng error ko itong hawak ko, 10 piso BSP puti, may value ba ito? Ayan, salamat and God bless. Ito po yung reverse ng kanyang coin, puti din, naging silver na siya. At kung papansin mo yung buong surface ng barya, nawala na yung mga detalye, yung mga hair details, diba? And especially yung kulay bronze sa side, yung outer ring, naging puti na. Kaya kailangan ko po ang inyong kooperasyon dito, guys, ano, kung ano ba sa tingin nyo, ito po ba ay rare error, maaring tone coin dahil sa pagkakagawa sa kanya nagkaroon ng
tawag dito yung oxidation na nagkaroon ng chemical reaction na maaaring ganun. Or maaari din po sinadya, no? Pwede sigurong binuhusan, no? No? O nababad dito sa acid, eh. Pwede rin ganun. Yun po yung iniisip ko, eh. No? No? Maaari. So, 50-50 tayo kung ito po ay error coin talaga. At malalaman natin yan. So, mag-comment ka dito, no? Sa may-ari nito. No? Kung nakuha mo ba na ganito na talaga ito. Ayan. So, magandang i-collect din yan. So, itabi mo muna at tingnan natin kung yung mga expert nating mga viewers dyan, baka alam nila yung posibilidad kung bakit naging ganito ito, no? Maaari ngang error coins. Ayan, or man-made yan, 50-50 pa tayo dyan. Kaya hihingi tayo ng opinion ng ating mga viewers. At alam nyo rin guys, ano, kung mapuprove na ito ay talagang mga error coins, pagdating sa value ang ating pag-uusapan na ba, kasi rare error, pag nagkataon, medyo maganda-ganda ang presyo ng ganito, lalong-lalo na sa online ninyo ipopo siya, no? Especially sa international, no? May mga numismatis doon na talaga ang gusto nila, yung mga kakaibang error, eh. Kahit nandito yan sa Pilipinas, pag na ka-interest sila dyan, bibilihin po nila yan sa inyo. Pwede po yan ipo sa eBay. O pwede rin dito sa may Lazada. Sa Lazada, marami po kayo makikita mga naka-post na mga coins doon, mga error coins, mga rare coins, mga semi-hard to find coins. Ayan. So, sa inyo pong lahat na makakapanood nito, abay, huwag po kayo mag-atubili na mag-comment. Guys, so magbigay po kayo ng opinion dito dahil bahagi po kayo ng ating mga bawat content nito, dahil po tayo ay karamihan na nanonood sa atin, mga nagko-collect na rin yan, you know? May mga na-influensya na rin tayo dyan, at yung mga dati ng yung mga vlogger na rin dyan, yung mga kapwa natin vlogger, pwede po kayong mag-comment dito at baka alam nyo po. So maraming salamat siyempre, you know? Papasalamat tayo kapag magbigay kayo ng inyong mga opinion sa mga gantong klase, you know? Alam nyo, iniisip ko pang klase to, no? Pambihira, di ba guys, pag nagkataon talaga, bimetallic, naging silver tone na lamang siya. Hindi na siya bimetallic, eh. Ayan. Kaya baka mayroon din po kayo, pakishare sa Kalamay O9 Facebook page yung mga unique error at yung mga semi-hard to find at mga hard to find coin. Pakilisting po sa Kalamay O9 Facebook page community, at pwede po natin yan gawa ng content. So hanggang dito lang po ang ating maraming salamat. Huwag kalilimutang mag-subscribe at iyon ang notification bell, guys. And until next time, God bless po.